muna yung nagbabalik ang UTown sa balwarte ng matatapang na tigre. Dito, kilala natin ang mga fierce Dalmatians na dala ang pride ng Espanya. Mula sa loob ng court hanggang sa anumang larangan, loud and proud silang sumisigaw ng Go, UST! Go, UST! Ako si Eliza Valdez. At ako si Rob Domingo, and this is University Town Season 4! Back at the oldest university in Asia. Ang sarap bumalik dito, no? Sobra. Yung memories talaga madami. Ang dami. Pero Kiefer, sorry. Bago pa naging living legend ng volleyball, alam ng lahat na three-time MVP ka with the Junior Tigers. How does it feel to be back right here? Grabe naman. Parang antagal na nun. Pero it always humbles me na pag bumabalik dito, naaalala ko lahat ng pinagdaanan ko. Mm-hmm. When I was in high school, syempre. And kaya I always visit here in this university once in a while. Mm-hmm. And alam mo naman, this university will always be one of my homes. Kaya naman, excited na akong umikot at kilalanin muli ang campus ng UST. Yun. Proud Tigress ka, di ba? Oo naman. But speaking of Tigresses, dalawang rising superstars ang kasama sa atin and excited nang i-share ang kanilang must-go spots and must-knows pagkatapos ng kanilang freshman year. Kaya naman samahan natin si Eya Laure at Casey Galdones for UST's Campus Talk. Casey Galdones of UST Volleyball Team. And this is Campus Talk! Gano'n ba ako katagal dito sa UST? So, for me, 8 years na ako dito sa UST. Eh, ikaw? Well, ako, magto 2 years pa lang. Pero feel ko sobrang tagal ko na dito. Kasi alam mo yung feeling na parang katagang para dito ka. At dahil 8 years na nga ako dito sa campus, yung familiarity ko dito is pwede ko nang ma-rate na 10 dahil bawat sulok dito sa campus is parang napuntahan ko na and napasyalan ko na. Ako naman, dahil bago lang ako dito, yung siguro i-rate ko yung familiarity ko is 8. Kahit hindi ko pa napupuntahan yung karamihan sa sulok-sulok ng university, well, naiikot naman kasi natin. Ako, yung pinakagusto ko dito sa UST kasi ang daming trees. Parang paligid kasi tayo ng building. So, pag nandito ka sa UST campus, madami kang pwedeng tambayan, madami kang pwedeng puntahan. Tama naman. Well, isa din yun sa mga reasons ko kung bakit love ko yung UST. Pero, kaya love na love ko yung UST kasi yung tao mismo, yung mga nag-aaral, nagtatrabaho dito. At dahil dyan, para ma-prove ko sa inyo na 10 talaga ang familiarity ko dito sa campus, sasamahan namin kayo na ilibot to. At magbibigay pa kami ng mga campus apps. So, tara, let's go! 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 And for our first stop, nandito tayo sa main building na napakaganda. And bukod sa historical, alam din natin na itong main building na to ay isa sa pinakamatatag na building dito sa Pilipinas dahil ito ay earthquake-proof. So, tara, pasok tayo. Tara, go! And nandito naman tayo ngayon sa isa sa pinaka-paborito kong place dito sa UST at malapit sa aking puso, ang Santissimo Rosario Parish. Dahil dito ako pumupunta kapag, lalo na pag before game, after game, may problema ako, may exams ako, sa problema sa pamilya or like problema sa lahat ng bagay. Dito at dito din ako lalapit kahit anong mangyari. And syempre, as a student athlete, naging routine na natin to na pupunta tayo dito every and before game. So tara! So, nandito po tayo sa UST Grandstand kung saan madalas ginagawa ang activities and events ng UST. Personally, favorite ko po itong lugar na to kasi sa tuwing nagpupunta ako dito, natatanggal yung stress ko kasi makikita mo naman yung paligid is punong-puno siya ng puno. Meaningful itong UST Grandstand and field dahil dito ako nagsimula na mag-dream na maging volleyball player.
alam nyo ba na itong field, maraming events, sports events na nagtitraining dito, katulad ng football and athletics, madami nagtitraining dito. And alam nyo ba na kami din, nagja-jogging din kami dito, lalo na pag-summer, dito kami nagja-jogging ng morning. Tignan mo doon, Casey. Oh, mag-football, gusto mo i-try yun? Tara! 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 Opo. Paano yun? Kunyari lang kayo. Ini-English ako, shock! Ang hirap. Oh, di ba? Ang puti ng sapatos mo, Casey. Nice choice. Oh, sige, selfie na nga muna tayo, bilis. Ayan, okay. Ano, alam nyo ba na nandito na tayo sa pinakakilalang landmark dito sa UST? At ito ang Arc of the Centuries. Itong Arc of the Centuries, historical din ito dahil kasama din ito sa sinasabi kong 5 National Cultural Treasures of the Philippines dito sa UST. Well, kasabihan dito is once na nakapasok ka sa Arc of Centuries, bawal ka na lumabas hanggang hindi ka pa nakakapagtapos ng pag-aaral mo dito. Kasi may possibility daw na bumagsak ka or hindi ka makagraduate. Kasabihan naman yun. Wala namang masama maniwala sa mga kasabihan. Yes. And bukod dyan, favorite din tong isang selfie spot. So, tara, mag-selfie tayo! So guys, nandito na ngayon tayo sa Quadricentennial Pavilion or also known as QPAV. Dito sa lugar na to, dito nabubuo yung bawat pangarap ng isang estudyanteng atleta dito sa universidad namin. And dito din kami nagtitraining, basketball and volleyball, kung makikita nyo. Sa akin naman, ito, sobrang laking part nito sa buhay natin. Alam mo naman yan. Kasi dito namin binabawi yung tulog namin before training. Dito na kami nagkakilala, dito na namin nakilala yung bawat isa personally. So yun, ganun siya kahalaga sa amin. Lahat ng hindi nyo nakikita sa loob ng court, dito lahat yan nangyayari. Dito kami nagpapakahirap, dito kami umiiyak, natutuwa, nalulungkot. Lahat na ata ng emosyon na dito namin nararamdaman sa court na to kasi dito talaga lahat nagsisimula. At ngayon, nandito tayo sa Rwanyo Drive kung saan marami kayong makikitang gazebos na pwede kayong kumain, pwede kayong mag-review, pwede kayong mag-aral, group studies, pwede pa nga. And syempre, tumambay kasi pagka may free time kayo, pag hinihintay nyo kung may paparating pa kayong class, pwede kayong tumambay dito at umupo lang. Connected din siya sa Wi-Fi. Maganda tong place na to para sa lahat ng activities. Ikaw, Casey? Bukod sa library, perfect to sa mga estudyante na nagre-review na gusto rin ng ibang environment. Actually, pwede mo magawa dito yung gusto mo na mag-review habang kumakain, mag-review habang nagpapatugtog, and actually, pwede ka dito kung magsalita kahit sobrang ingay mo, walang susuway sa'yo. And for our last stop, ito na nga ba yung hinihintay namin ni Casey? Dali na! Dahil sobrang haba ng nilakad natin. Ngayon, nandito tayo sa multi-story sa car park. And kung saan makikita natin ang mga pagkain. So, tama ka doon ngayon. Dito po kayo pupunta kapag gusto nyo makapili ng maraming pagkain, masarap, and at the same time, mura. Kaya yun, tama na. Tara na, kain na tayo. Let's go! Dito na nga nagtatapos ang ating pag-iikot dito sa UST. Nag-enjoy ka ba, Casey? Oo naman eh. Ang dami kayo nating napuntahan. So sana na-take note nyo yung mga binigay naming campus hack. Oh, bisita kayo dito sa UST ah. Bye-bye! Go, set! Go, set! Go, 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 go! Pagbabalik ng UTown, kilalanin natin ang mga certified lobbies na ipinamalas ang kinatawag nating Tomasian Excellence. Yun! At abangan din ang special ballroom session ni Eliza with the hashtag champions at ang throwback trip ng dalawang world-renowned celebrity doctors sa UST wow. Represent. All that and more sa pagbabalik ng UTown! 1, 2, 3, 1, 2, 3.